Yo, what's up mga bro? Galing ako ng Honda Dogo One Sound. Dumating na kasi yung in-order ko na engine bushing para kay Click. Sira na yung engine bushing ni Click, yung isang side. Meron na siyang crack, so lakas ng alog. Kaya pala nung kahit nagpalit na ako ng rubber link stopper, may gewang pa rin siya kapag bumabanking na ganyan. May gewang yung likod eh. Yun na pala yung sira niya. May engine bushing niya. May crack na yung rubber sa gitna. So kailangan natin palitan. Ang ginawa ko, order na ako nga doon sa Guanzon parang last December yata, December 20. Kaya ngayon dumating January, almost February. Medyo matagal talaga pagkasakasa kayo order. Pero pwede mo kayong order sa Shopee niyan. So bukas natin papalitan yun. Bukas na umaga siguro. Anong oras na? Alas 5 na eh. Nakinuha ko lang ngayon talaga para maikabit ko bukas. Sa ADB gamit natin. Tapos pakita ko sa inyo kung ano itsura niya. Kaya naalog talagang alas sa alog eh. Tapos kita yung crack niya, may crack na talaga, kaya palitin na. Ito yung sinasabi ko na may crack na. Itong engine bushing na to. Sa kaliwa. Kaya naalog mo siyang ganyan. Sobrang laki na ng play niya. Ano. May crack siya doon. Ayan, tanda niya pag ginalog. Kasi nung pumunta ako doon bago ako bumili niyan, bago ako order, chinik ko yung ibang click nila doon. Hindi ganyan kalaki yung play. Dahil yung play, oh. Talagang gumaganon siya. Gumaganon, ha. Kaya may gewang na talaga. Papalitan na natin yan. Bago natin baklasin, kailangan patungan natin yon. Yun yung sa may ilalim na yan para hindi mahulog yung motor kasi mahihiwalay natin itong makina sa ano eh, sa kabilang side. Ito tatanggalin din natin yan, itong sa rear shock para ma-adjust natin yung likod sa pagtatanggal tsaka sa pag-align. Ito lang aalisin natin, hindi natin aalisin yung kabilang side para hindi na tayo mahirapan kasi babaklasin mo pa ito pagkatanggalin. Pero pag magtatanggal ka ng rubber link stopper, ang papalit ka, kailangan mong tanggalin to, itong part na to. Ito, iupod mo para ma-access mo yun. Yung kabilang side ng engine hanger. Ito naman sa side na to. Ayan, ito niya, naharangan ng pipe. Kahit stock pipe, naharangan yan eh. So, kailangan tanggalin natin yung pipe. Tsaka pag-i-install din. Hindi natin ma-install yan ang may nakalagay na pipe eh. Tanggalin natin yung pipe. 10mm na T-wrench. Ito. mm socket wrench, kaya tayo na impact wrench. Tapos dandan na yung pipe. Meron yung gasket dun sa ilalim ng cylinder head. Ingatan lang natin yun na huwag matanggal. Yan, may access na tayo ngayon dito para pagtanggal niyang nut tsaka pagkakabit nung engine bushing. Ito yung ano, yung gasket, yun ang nakasuot. Ingatan nyo na huwag matanggal yan. Ito kukontrahin natin. Handa may katulong kayo. Yan. May pangontra dito, 14. Sa sabila, 17mm. Awa ko sa kabila yung pangontra. So tulugan natin. Tawa ko. Galan natin. Lock nut to. Ito, pupukin naman natin para may access tayo sa kabilang side. Rubber mallet lang. Tapos silahin natin ang plies. Ito. Pwede rin vice grip. Nandahan lang hila. Pakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung alog. Ayan, oh. Sobrang alog na niya talaga. Sira na yung rubber sa gitna. Rubber kasi yung gitna niya. Sobrang lakas ng alog eh. Hindi kagaya ng mga bago. Minimal lang yung alog. Para matanggal natin itong engine bushing, ito, gamit tayo ng special tool. Ito, makakabili kayo nito sa Shopee. Sa 200 plus yata ito.
Ito yung ginamit ko dati kay Beat, same lang ng kay Klee kasi same lang sila na engine bushing. Ito yung gagamitin natin, itong malaki ito, yun na, maliit to eh. Bali, papasok natin yan dito. Ayan, sakto yan dyan. Sagay natin ito sa kabila. Ito yung panghihila natin pag ano, patras. Ito yung bago natin engine bushing. Ayan. Ang orientation niya ito, yung dalawang tuldok na nakita nyo. Kabila wala eh. Dito yung nakalagay sa labas. Ayan, sa labas may dalawang tuldok. Ganito yung may itsura niya. Pagkatanggal natin. Halimbawa, nakakabito dun. Ayan, higpitan natin ito ng higpitan hanggang sa may tulak niya to, pabalik na ganun. Ayan, pag ganun. Yung kabila, naikabit ko na. Na-lowbat kasi itong camera. Tsaka charge ko lang. So, okay na yung kabila. Naka-install na yan. Bago na yon. Ito yung luma natin sa kabila na engine bushing. Yung mga crack yung gilid. Yun o, yung ilalim. Ito. Yung sides. May crack na talaga siya. Pati pala itong kabila may crack na. Hindi ko lang napansin. Ayan o. Itong kabilang side wala o. Kabila may crack na siya. Tanggalin na natin tong isang to. Suot lang natin to sa kabilang side. Tapos isi-isi sentro nyo lang. Silipin nyo na lang sa kabila o nakasentro. Para pag higpit natin dito, saktong-sakto siya. Pati ito, sentro nyo din. Gamit tayo ng 17mm. Wala ko 16 to eh. Kasi wala kang 16. Ito. So na lang 17 gamitin natin. Ipitan lang natin. Tingnan lumabas. Lumabas. Ayan, mayroong butas dito para makita nyo kung lumalabas siya o hindi. Tapos sa pag-install din para makita nyo kung nakatapat na siya dun sa, naka-flash na siya dito. Yun yung ano niya, pwesto niya, nakapantay. Ayan, makita nyo na yung bushing, lumalabas na siya. So, madali na siyang pihitin. Sa una lang medyo matigas. Ayan, tanggal na. Natin ko yung nangyari dito sa lumang bushing. Ito may crack na din yung kabilang side naman. Kabilang side niya may crack sa gilid. Yan ah. Yan ah. Parang humiwalay na yung gilid niya. Yung rubber. Kaya malog. Palitan na natin ito ng bago. Ito ipapalit natin. Natin ang ating pampadulas. Mas madaling pumasok. So ito, orientation, pag ganyan, lagay natin sa kabila. Ayan, sentro nyo lang. Tapos balik natin ito. Tsaka ito. Ihilahin naman natin ngayon yan. Pabalik. Sentro lang natin. Ay, ipitan lang natin hanggang pumasok. Lumiikot tong ano eh. Alam bakit. Ano, bumabaw naman. Nakita ko bumabaw na eh. Mapasok na siya. Check natin. Pwede nyo namang luwagan yan. Para check nyo kung hangga sana siya. Yan. Konti na lang. Konti na lang siya. Papantay lang natin yan dito. Ayan, bantay na siya. Bantay na. Okay na yan. Sa pantay niya lang dito. Nakapantay lang yan dito. Yung bushing, yung outer na bakal dito sa surface na to. Pantay lang sila dapat. Ano, okay na. I-align ko naman. Kung hindi ko may align, papatulong ako kay OBR. Para may taga-align tayo. Kaya itong pag-alignin eh. Ang dalawa. Ang engine hanger at itong mismo sa engine bushing. Tanggalin na rin pala natin to. Itong sa shock, rear shock, para madaling i-align.
Itong chef naman, maganda rin isa nyo, tanggalan nyo ng kalawang. Tapos dito natin nalagyan ng grasa. At kahit WD-40. So yan yung WD-40. Para matanggal yung kalawang sa loob sa engine hanger. Yan, patulong tayo kay OBR. Forward. Pabasado. Yan. Konti. Ang hirap, B. Ano ako na lang mag-akyat? Hirapan ka din. Hindi, mas madali ako mag-akyat. Sige, tas pa. Yan. Konti pa. Okay na. Ayan, okay na. Nakabit na namin yung OBR. Thank you, OBR. Nakabit na natin itong lock nut niya sa kabilang side. Sa torque values naman, ang meron ako kasi pang ADB 160 eh. Nakalimutan ko pala itanong kahapon kung ilan yung torque na tamang higpit nito. So, bukas ko na lang siguro itatanong kay Christian. Sunday kasi ngayon, so sarado yung Wanda Guanson. So, itong kopya ko, pang ADB 160 nga. Pero ang nakalagay dito, magkaiba kasi yun eh. Pero check ko, hanapin natin. Yan na, sa engine unit. Engine hanger link pivot nut 69 newton meters. So, based doon, pwede natin iset. Pero, gagawin ko na lang, isasaktong higpit ko na lang muna. Para sigurado, no? Tapos, bukas, tatanungin ko sa kasa. Para makahingi ako ng kopya ng pang-click 125. Siguro, hingin na rin ako ng kopya ng pambit. Ito, picture to sa shop manual ng kasa mismo. Yung sa pipe naman, exhaust pipe joint nut, yung nut ng sa pipe sa ilalim, 29 newton meters. Tapos yung muffler mounting bolt, yung sa may swing arm, 49 newton meters. Pero isasaktong higpit ko na lang din muna. Mas mabuti na yung sigurado na para doon talaga sa click na tamang torque. Nakabit ko na lang yung mga yan, tapos sa-slide natin. Saktong higpit ko lang muna ngayon. Ito yung mga torque wrench ko. Yan. Flyman torque wrench. So yung maliit ko ito, Flytech torque wrench. Yung ginagamit ko sa proper torque values para sakto yung higpit. Yun, test ride na natin si Click. Okay na eh. Wala nang gewang eh. Stable na ulit siya. Matiligo-ligo. Grocery kami ngayon yung VR. Masiklikan din na natin para matest ride agad natin. Ngayon ko lang ulit may lalabas to. Puro sa ADB gamit namin lagi eh. Ngayon lang ulit. Miss ko yung power ni Click ah. Naka ano to eh. Panggilid to eh. Tapos naka remap. Naka pipe din. JVT na version 3. Ang inalan ng preno. Nakapanibago. Yung kay beat nun. Ano eh. Ilang kilometers yung bago ko pinalitan. Hindi pa nga sira yun eh. Hindi ko alam bakit nasira agad ng kay Click, kung ba't nagcrack agad. Feeling ko dahil nung ginagamit namin si Click, madalas kami, as in sobrang dalas namin na pumupunta ng Bulacan. Nabi? Hindi niya pa maririg si OBR. Naka-single mic ako eh. Pero yun, so far, wala na siyang gewang. Napagka mga ganyang lumili ko. Ayun oh. Hindi na nasayaw yung likod. Yung napansin ko noon eh, after ko magpalit nung rubber link stopper, parang andun pa rin siya. Yung rubber link stopper naman, yung tagtag sa mga maliliit na lubak, parang walang shock. Yun ang senyales na natanggal na siya or nalaspag na siya. Yan, hindi maramdam yung mga ganyan. Dati ramdam na ramdam eh, parang bumabagsak siya. At kapranggot lang yung lubak. Nung napalitan ko yun, ando pa rin yung gewang. Yan, dito, lalo dito. Dito ko napapansin yun eh, pag naliko ako dito. Oh, wala nang gewang oh. Wala na. Okay na, yan talaga. Ay, kita nyo naman, may crack eh. Laki ng crack. Sa gilid-gilid niya. Kaya talaga ang palitin na. So, siguro depende na rin sa gamit. Ako kasi lagi rin ako may angkas. Kaya, mas madali siyang na-worn out. Kasi nga, madalas pa kami sa Bulacan and alam niyo naman na napakaraming lubak doon. Kaya mas malalaspag agad yung engine bushing. Meron pa ako nakita noon na sa group. Ginagamit nila yung material niya kulay yellow eh. Naku, anong material yon? Mas matibay daw kaysa sa stock. Siguro pagka nasira na lang ulit, saka na lang tayo mag-try noon. Try lang natin.
Pwede natin subukan, nila namang mawawala. Susubukan. So yun na lang yung try natin next kung sakali magpalit ulit ako nito ng engine bushing. Pero baka matagal pa yun kasi sa ADV na mainling gagamitin namin, lalo pag babiyahe kami ng Bulacan, yun, pag na uwi kami doon, hindi na masyado mapapadaan sa Lubak Siklik. Okay na ulit, ganda na ng ano, laro niya. Maganda na yung rubber link stopper, okay na. Tapos ito, engine bushing, okay na rin. So, swabbing-swabbing na ulit ang performance ni click nito. Ano, pagka mga ganyang liko. Hindi na naiiwan yung likod. Dati naiiwan yung ano, huli nito eh. Pagka ganun. So, yun din palang mga link niya. Lalagay ko na lang sa description para kusali na palitin na rin sa inyo. Maramdaman nyo yan. Pagka, lalo pag lumiligo kayo, banking, parang nasayaw yung likod. Yan ang senyales, yun talaga yun, engine bushing na talaga yun. Pwede nyo na ma-check yun, alug-alugin nyo, tingnan nyo kung may play, malaki na yung play, dapat konti lang ang play eh. Tapos syempre dapat sa physical inspection, tingnan nyo kung may crack yung mga gilid-gilid. Na pinakita ko sa inyo kayo na mayroong crack yun sa atin, so yun. Lagyan na yung link sa description, meron ako alam na bilihan niya ng mga legit na Honda spare parts sa Shopee. Yan ang ilalagay kong link. So bukas may ride kami ni OBR sa Minalonggaw ba tayo bukas? Ah, Minalonggaw. Minalonggaw kami bukas pero sa ADV gamit namin. Eh next vlog natin. Ride kami ng Minalonggaw. Dito man siguro tapusin yung vlog, no. All right, mga bro, ride safe.